dire team pick. We are back, guys. Ayan, para sa isa na namang Dota 2 action dito, yep, sa PNXBet International. Sa at kami ni Kuya Aloy niya magiging caster. So game number 2 na tayo. Tignan natin kung matu-2-0 ba sila ng Vice Esports or pero kompleto na. Kompleto na ang Neon, guys. Eh nako, unang pick agad ang Tiny na pwede si Japoy. Oh, mid Tiny, no. Yeah. Pwede ding si ano, si Skem. Skem pwede rin, no. Yeah. So ayan, sa bagong update, ha, hindi na si Skem yung carry ng Neon. Si Natsumi na po, ta si Skem yung nag-4. Oy, and life stealer kagad, no, dahil siguro Mars din naman yung magiging katapat and gusto yan ng life stealer. Mm-mm. Ayan, may nagtatanong bakit daw parehas top seed. So pinag-usapan na po yan ng both teams. Nag-agree na sila dahil conflict sa mga schedules nila. Oo, so mas minus doon na lang nila magkatapat yung mga libre ngayon. Libre, libre sa oras na ito, yes, no? Neon and Vice. And napag-agreehan naman ng mga teams yan. Hindi naman natin siyempre pipilitin na magkatapat kagad yan kung hindi naman sila nag-agree. Yeah. Kumbaga sa kanila, ano lang to? Scream na may premyo. Yan, ang tournament natin, guys. Speaking of premyo, ang premyo itong tournament to ay 300,000 prize pool. Yan. So, 200K para sa champion, 75 para sa top 2, at 25K for the top 3. And syempre, maniwala rin kayo sa kasabihan kung kayo talaga ay malakas. Tatalunin nyo lahat at mag-champion, yes, kayo, di ba? Mas masarap sa pakiramdam yun. Ayan, so nilabas na rin dito yung ano, yung carry ng Vice Esports dito. Morphling and Life Stealer. Pero bagong lahat, meron tayong bagong announcement dito sa Kumu. Yan. Starting on December 2, ay continue na natin yung mga segment na napanood nyo ng Unli Cash stream. Patalinuan with Alo, tamang usapan, isumbong mo kay Kuya at Late Night Show with Irv. So everyday yan except Monday to Tuesday yung patalinuhan and tamang usapan. At everyday except Wednesday to Thursday naman yung isumbong mo kay Kuya at Late Night Show with Irv. Yan. So check nyo lang yung mga time schedule niyan at mag-download na kayo ng Kumu sa mga cellphones nyo. Madaling-madali lang mag-register at supportahan nyo. Mga isa-isang oras lang yan, no? 2 hanggang 3, tapos 8 hanggang 9, mga ganun. Yo. At yung pinaka-late na yan, 12 to 1 a.m. So, talagang panoorin nyo na. Sulitin nyo na yung panonood. Yep. And ito, Vice Esports. Tingnan natin kung ano yung kanilang ibaban dito. So, nagban sila ng Grimmsroke kanina. Magandang synergy yan with Tiny. Lagyan mo lang ng Inkswell. Papasok. And Avalanche Toss. Yun yung mga ginagawa niyan. Mm-hmm. And then, sa May Neon Esports naman, binana nila yung kaninang makulit na Snapper. Oo, na-boost sila dun yun. No? And then, Queen of Pain. Siguro kung yung mid nga naman nila na Tiny to, out na nila yung Queen of Pain. Tsaka ano, yung Lina din na sobrang daming ginawa. So, na-point out ko din na sobrang sulit talaga ng Lina mapa-core or mapa-post for man. Kita naman natin kanina kay Owa, di ba? Halos parang core na nga rin yung Lina niya eh. Ang yaman and yung burst nandun din kasi. So, iba pang hero na may burst para kay, ano dito, para kay Morphling. Yun ang kailangan ng Neon Esports. Dahil alam natin yan, isa yan sa mga ano. Parang PA din yan si ano. Kailangan mo ng burst damage si dito kay ano, Morphling. Mahirap yan kalaban pagdating ng late game. Pero LS, no, makakalaban naman din siya kahit papano yung pagdating niya ng level 6. Sino kaya yung maganda kasama dito ng ano, ng Mars? Kasi parang lugin-lugin yan sa is ano eh, sa Life Stealer. So kailangan nila at least range siguro. Range na pang counter mga Windranger or Skyrat pwede. Silence. The combo, the silence, the ultimates, 'di ba? Radiant team. Nag-slaughter sila rito. Okay, pang bawas so, na naman. So pwedeng ito na yung kanilang tatlong course. Slaughter offlane mid Mars. Then, carry na Morphling. Or pwede rin naman na, ano to yata, 4 na Mars, 4, no? Oo. Or pa yung 4 Slardar. Pwede. Pero pwede kasi pwede. Kung Life Stealer ang kalaban, dapat mas gusto mo mag-Slardar ka. Mag-Slardar ka na offlane. Lich. Lich. Okay. Ang sagot naman sa negative armor ng Slardar, eh syempre, plus armor naman. Plus armor. Mabawasan ka ng armor, dadagdagan ka naman ni Lich. So, ayan guys. Pero tandaan nyo, yung the armory. Oo.
ay nasa Shopee na. Available na sa Shopee. So check out niyo na yung shop natin diyan. So The Armory Type E. Search niyo lang po and available na yan for COD, cash on delivery at syempre makaka-pamili na kayo ng mga sizes niyo diyan. So ito yung mga available natin na merch, yung hoodie at yung tatlong designs natin ng t-shirt. Ay tatlong kulay at ay tatlong design nga. Ayan. Gulo ah. So, 699. So, gamitin nyo na yung mga vouchers nyo dyan at baka maka-free shipping pa kayo. Yun. Oh, yun ang ano, sulit and, sa Shopee. Ayan, tingnan natin dito. Vice Esports, ano ang kanilang pipiliin dito? Kailangan nila ng ano eh. Medyo kulang pa ako sa Neon para pang deal dun sa ano. Sa Morphling. Okay, Clockwork. Oh, Clockwork. So, support 4 yata to or 5. So, parang ito na nga talaga yung core nila, ano? Oo. Slardar of Flame Midmars. Ah, pero Bloodseeker naman ang sagot dito ng Neon Esports. Ay, ayun na yung nanat natin na pang deal kay, ano, kay Morphling. So, if ever, pipitin siya makapag, ano, na mag-attribute shift. Kaso, parang, edi, pag nasagip pa siya nun, pwede pa mga mabuhay yung Morphling, eh. Naitayin okay. Naman yata kasi sila, doon lang sila aasa. Kaso pag sobrang taas ng level and daming item ng more, parang hindi pa rin kayang ma-burst ng ma-burst. Tayo. Kailangan na. Talaga yung ano, yung instant and ano, massive na burst damage dito ng Neon Esports. So, Ford Ban, kulang na lang nila dito. Post 5, tama ba? Sa Vice Esports. Post 5 and for Neon, mid or baka mid. Kasi pwede nilang i-4 tong Mars. Tapos 5 clockwork. 5 clockwork, diba? Pwedeng ganun. Oh, hindi. Nagka-clockwork sa kanila si Ova. So, 4 itong clockwork. Baka 5 nila itong Mars. Slardar Mars. Parang ano, parang offlane ata yung kulang sa Neon. Neon din pala itong Vice Esports, no? Kahit sinong, diba? Kahit sino. Kung ano-ano din ginagamit na, ano, na hero. So, apat, ay tatlong ano to, tatlong melee. Tingnan natin. Same with Neon Esports. Naguluhan din Neon eh. Binaban nila yung mga support eh. Ang hirap eh. Ang hirap tingnan nung lineup dito. At syempre, bago magsimula yung ating game number 2. Special thanks muna sa ating mga sponsors. So, syempre, sa Multivitamins Enervon Active na merong minerals, ginseng, and royal jelly. So, try it and feel the difference. Siyempre, sa PNX Bet, punta na kayo sa website. Though wala itong tournament na to, walang market sa PNX Bet, pwede pa rin kayong gumawa ng account. Yeah. At gamitin yung aming registration na code na Lupon WXC. So, last day na ba, PNX sports, Bet? Sports, esports, and online casino. Ang daming pwedeng paano dyan magawa pampatay ng oras dito. So, Beastmaster ang last band dito ng Neon Esports. Let's see. So, tinitingnan nila na baka offlane ang kulang ng Vice Esports dito. Kasi pwede nga naman nilang i-mid yung Mars. So, same with the Vice Esports. Ayan, binana din nila yung Storm Spirit ni Japoy kanina na sobrang kulit. And, okay. Mid nga yung kulang sa ano dito sa Neon. Mid or 4? Ano kayang pwedeng 4 yata? Mid yung binan eh. Kung ka Storm. Ay, niisip nila na 4 itong ano, tiny. Pero madalas kahit first pick yan, Japoy na nalalaro niyan eh. Tsaka sulit din yung ano, core na tiny. No? Meron silang sa early to mid game, meron silang pang burst. Kasi ang sakit na agad ng damage niya niya ano, eh. Avatos. Kaya no, kay Morphling. May tinatanong sila, Kuya Alo, yung nung nakaraan. Ano daw ang dapat unahin? Avalanche or toss? Avalanche. Isa segundo daw sa kakamagtos. Yun yung max damage na magagawa mo. At sinasabi nung iba, toss daw. Dati kasi, parang toss muna saka avalanche. Kasi yun yung... Papalo. May 3 times yung damage ng toss yata. Yung toss yung nagdi 3 times yung damage. Pero ngayon kasi avalanche yung nagdi 3 times damage. Pag nakatoss yung unit. So, avalanche saka mo itoss. Para halos lahat ng avalanche eh nasa duration ng toss. Yun yun. Saka dati, ang pampalakas ng toss ay yung growth ng tiny, yung kanyang ultimate, kaya naglalagay ka agad nun.
Pero kasi ngayon nandun sa may Avalanche, yun times 3. Yun ang inaano. Okay. Last pick dito ng Neon Esports, Shadow Shaman. Okay, meron silang pang-control kay Morphling. Pero sana okay din yung ano, no, Lion. Kung post 5 naman pala yung kulang. Pero okay lang din yung Shadow Shaman. Post 4 yata yung Shadow Shaman eh. May Hex, may... Ay, oo, kasi may ano may eh. May Lich eh. No? Pero ang ganda rin ng ano, Lion. May Instant Burst sana. Pwede rin sana, oo. Pero I think, ay iniisip nila dito, medyo mabaga silang mag-push. So, ito at least Shadow Shaman, eh... At least ngayon eh, mayroon ngayon ano siya, mayroon siyang words dito na pang push. Yappy. Ay, TA! Anong tingin mo dito? Oh, TA versus TA Tiny? So, ni support Japoy? Niya talaga. Oh, si Mars. Oo, Japoy, Tiny. Okay, si 4 yung Mars netong si Owa. Grabe si Owa. Kala mo, nag-coordin eh. Tapos 5 na ano, no? 5 na clockwork. 5 clockwork. Mm-hmm. Okay, goods lang din naman. Mm-hmm. But for Morphling, medyo ano, medyo matagal din kasi itong ano, mag-online. Kaysa pero kasi, kay Life Stealer. Late game sa late game, Life Stealer against Morphling. Gusto mo kasi talaga yung Morphling dyan eh. Copyahin mo yung Life Stealer, may pre-BKB ka. Doon sa rage nung Life Stealer, di ba? Kaso hindi kaya sobrang medyo greedy yung Vice Esports kasi may Templar na, may Morphling pa. Ayun lang, double nga sila rito dalawa na dalawa yung kailangan mag-farm. Oo, over-farmer nga yan. Templar, alam natin, di natin yan nakakalaban hanggat wala siyang... kahit ano man sa Blink Dagger or Desolator, yan talaga yung main items na kailangan ng ano ng isang Templar Assassin. And then si Morphling, kailangan niya pa dito ng mga ano, yung basic items, yung mga Raid Band, Morbid Mask, mga ganun. So dalawa yung magfa-farm, tatlo yung iikot. Tama. For ano, for Vice Esports. Pero I think ang mas ano nila rito, priority nila manalo sa lane. Yun yung sa ano rito, Vice. Kaya ganito ginawa nila kasi inadjust nila yung Slardar from yung Mars from offlane dapat eh ginawa nila agad na 4 na lang yan. Yappy. Pero ganun sila ka ano ha. Ganun sila katindi mag-lineup na pwede nilang i-adjust yung mga heroes. Kahit sinong player pwedeng gumamit. Mm-hmm. Tsaka yung draft din, 'di ba? Mm-hmm. Medyo naguluhan. So, eto na nga game number 2 of this best of 3 series. Pakilala na muna natin ang teams on the Radiant side. Neon Esports, play hard for the Bloodseekers kaya magkamit ng Shadow Shaman, okay? Natsumi for the LS, Japoy para sa kanyang Tiny at Janwell on the Lich. Mm-hmm. GL din, Janwell, Galion. Grabe naman, no? JG nga oh, kasi. Na parang, bakit nauuso yung ano na yan, no? Nauuso yung palitan ng mga ng aplito. Dito na nauuso yun, eh. Palos Aguinaldo, si Sandro. Dito na uso yan eh, yung mga palitan ng aplido kasi si Erwin Garan. Si Erwin Garan, mga ganyan. Si Thirst ano, Thirst Baksal. Eh wala. Oh. Pero ito, makilala ko muna wala. Sa side ng Vice, si Senki, yung gagamitin ng Clockwork Bob. Templar, si Owa, Samael, sa kanyang Mars. Palos, on Morphling, and then Enryu, Slardar. Ayun na, huli. First blood pa nga ang gusto ng Vice Esports dito. Mamatay nga ba? Yes, he will. So, sunod pa rito si Natsumi. Spotted pa nga dito sa baba. Okay, Slytherin Crush. Tatama dito. Pero tamang right picks lang. Oh, yeah. Binuli lang nila yung ano, Life Stealer. Lalaro na daw ba si Play Hard? Opo. Opo, lalaro na si Play Hard. Bloodseeker ni ano, ni Play Hard. Ayan. Pero siyempre, first blood natin ay brought to you by PNXBet.com. Promo code natin, LuponWXC. You bet on your favorite games. Meron dyang esports, sports, and live casino. Oh, napa-offline na po si Playhard, no? Tingnan nga si Playhard, ano dun sa offline. Paano ba Seeker, no? Oh, pero scam. Malaba naman eh. Bloodrite, ibabagsak nilang dito. Feeling ko mas mabilis sila magle-level up dahil mas mabilis yung clear wave nila with the help of Bloodrite. So, ayan. At saka, isa rin kasi si Shadow Shaman sa mga heroes na mataas yung, ano, base, yung damage. Base damage. So, at level 1, pwede niyang harasin dito tong si Palos. Pero pagdating kasi nito ng ano, mga level 4 or level 5, medyo mahirap na i-go tong ano, Morphling. Plus, ito rin kasing Shadow Shaman.
Kumbaga si Iskem, alam niya kung ano yung mga kaboset sa ano eh, sa mga carry, kasi carry siya, carry diba? Siya, alam so, niya yung kaya yung pwedeng gawin. Kahit nag-post-for siya rito guys, magagawa niya yung trabaho niya. Ayun o. Bosetin yung post-for, o yes. yung carry ng kalaban. Pero mukhang this time, siya yung binaboset ni Senki. Grabe ito mga 5. Pero at least, diba, ganito yung nangyayari. Goods yan para dun sa, no, dun sa dalawang core sa taas kasi hindi sila nai-istorbo. 1v1 lang kumbaga. Pero ito, tingnan natin, kailangan yata mag-ingat yung Skem. Ang sakit. Uy, Skem, pwede mamatay? Oo, and first, oo. Pangalawang kill. Makukuha rito na itong si Palos. Yun yung problema talaga. Oh. Pero Palos? Natama ba? Bloodright? Oo, tumama matay. Yung Bloodright. And naging maganda pa yun for the side of Neon. Nababawas-bawasan kasi na si Palos. Pero teka lang ha, isa to si Morphling sa mga best heroes ni Palos. Oo, oh, totoo yan. Kahit nandito sa may execration yan eh, yan ang agad ang hero niyan. Oh, si Japoy eh, tinutusok-tusok dito na itong si Bob. Si Bob po yung nag-standing sa TNC dati kung natandaan nyo, TA din siya nun. TA ni Bob. Okay, yung bilito ng troso dito. Yun lang, isang avalanche nawawala yung ano niya. Yung refraction. Totoo. Kaya maganda rin yung tiny dyan. Tiny eh. Against kay TA. No? Pero ito na naman, nakakulong mga kaibigan. Nakulong yung dalawa. Kaso parang siya yung nakulong sa kanyang sariling gags. Mamamatay ito si Stay Senki. Hard. And then si Balos. Makakapatay pa siya rito. Sino yung naka-vessel? Vessel naka, no, si Bloodseeker. Earn pala, earn. Earn pa lang, oo. Oh, earn. Naku po. Grabe naman yung combo doon sa may top lane. Sabunot, Bloodright, sure, mag-hit yung second skill. Tapos may ano pa, may vessel pa. Oo, ang aga ng vessel. Anong ano rito, ng earn. Plus, ayun, si vessel ako ng vessel. Earn para earn, earn. Oh, pero sa may gitna, nakakatadyaan, natusok si Chapo is my idol. Munti ka na siyang mamatay. Grabe, doon din naman papunta, pulahan. Doon din naman papunta yung vessel. Pero dito sa bottom lane, ayan, ngayon lang natin nabisita si Natsumi. Oh, goods naman nata, pero kasi medyo mahirap kasi magkapatay hindi sa may bottom eh, di ba? Oo, wala silang control, pero for Vice Esports ang laki ng kanilang kill potential, pero silang pang chain stun dito. Mm. May sibat, plus the Slithering Crush, tapos if ever nakaipon ng Bash of the Deep, itong si... Slardar, yun pa. Pinabarag lang yung Morph. O yung medyo magiging hard game talaga to for the Morphling eh. Kasi... Pero Enryu, delikado rito sa may bottom lane. Yun nga lang, walang slow na. Wala nang mana itong si John Noel. Yung sa Morph naman sa task kasi, may Blood Red, may Silence na, may damage pa na medyo makate. Mm-hmm. Pero nakasalubungan na rin si Zenki. So, 4-minute mark. And... Ay, nako, kalungkutan para kay Japoy. Walang laman yung kanyang bote. Pero kailangan niya lang naman maghintay ng isang minuto for the 5 minutes bounties to refill yung kanyang bote. Sa kanyang mamaya, yung tiny, kailangan ng ano. Kailangan dyan kahit the early raindrops lang siguro. Kasi pag nag-rotate, ayun na nga sinasabi natin. Yun na, yung master ni Japoy sa kanyang tiny. Alam niya kung gaano kalaki damage yung avalanches na yun eh. Calculated niya. Every time na nanonood ako ng 5 game niya, level 5, nakakuha na siya ng kill. Ganon siya kabilis kumuha ng kill dyan. And yan, yung level 3 avalanche, level 1 yung toss. Naku. May level 1 na trigger. Bloodright. Bloodright, Palos. Okay, natamaan ang socket. Ang socket, guys. Kaso tinitira dito ng turret itong si Playhard. Oh, okay, battery assault. Oh, pero Palos still alive. And buhay. Kaso naaamoy niya yan eh. Naaamoy ni Bloodseeker yan eh. Pero makipaglaro na naman siya rito. Oo, yan yung sabunot. Oh, grabe naman yung pagkakags na yun. Palos! Delikado pa rin. Naku. Ay, pwede pa mamatay si Playhard sa ganyan-ganyan eh. Nanggigigil na sila eh. Alam nilang walang buhay si Palos Gigil eh. Gigil yarn. Oh, 1-2, 1-2. Pero at least yung bounty sa may top lane, masisecure naman ni Skem. Sa top, kailangan ng ano nito. Salve, ayun. Ayun na nga yung salve. So, mapupuno ulit ang kanyang buhay. Grabe yun ah. Gigil si ano, gigil si Playhard eh. Pero dito naman sa bottom lane of Mars, medyo makulit din siya dito ah. So, tamang ikot lang muna. Pero 6 minutes, rune.
Saan? Napakamalas. Bottom na naman. Marerepill na naman yung ano na ito, yung bote. Ay, hindi. Kukunin wala, walang walang bote si TA. Hindi ah, nga pala binobotehan si TA. Oh, dati lahat. Sino nga, sino nga may narinig ko nagbobote sa TA? Inaasar nila yan eh. So, ayan, si Eugene yata, nagbote sa TA. Dahil magbote ka yata nung TA ka. Nakakalimutan ko nga eh. Pero may nagbote nun. Ay, naku. Delikado ata si Chopper dito. Pero that avalanche toss, napakasakit mga kaibigan. Diba? Avalanche toss talaga combo guys. Kaya sabi ko sa inyo, nagiging triple yung damage ng avalanche. Ang ganda rin ng rotation ng support dito from Neon Esports. Pero 3 versus 3. Sila rito. Yun nga lang, mukhang ally na yata si Skemberlu. Oh, boy, buhay pa rin yata guys. May atake ng Torres. Oh, baka kapatay pa sila dito, Senki. Will fall, pero itong si Enryu makakataas naman dahil na-slow naman na sila rito ni Bob. Yeah, piso. Support for a support trade, no? Ito na naman. Ano nga pala niya? Earn, ah. Your earn. Basil na naman sasabihin. Earn of Shadows. Mm-hmm. Grabe daw yung damage ng Tiny o ganyan. Ganyan talaga. Ano ang sagot lang dyan? Raindrops. May nag-ganan talaga nun eh. Nagbote talaga sa TA nun eh. May nasar nga sila. Nakalimutan ko kung sino. Eugene nga yata yun. Nalatandaan ko parang... Si Eugene nga daw. Siya nga daw. Nagtatrap daw siya sa taas at baba kaya nagbote daw siya si Eugene. Okay. Anong laban yun? Ay! Ay, nag 1v1 kayo? Spotted si Samael. Ah, 5v5. Oh. Uy, patay si Johnwell dito. Ban on the top lane. Ako. Ayun na, si Japoy. Na ito na, nararamdaman na yung galaw niya sa mapa. Nakakuha na naman siya ng kill dito. And Skemberlu. Tingnan natin. Pinasok TP. Oh, pinasok dito. Pumasok siya kay Skem para lumaki buhay. Pero mukhang alay pa rin yan. Patay pa rin. And dito naman na si Playheart. Yun nga lang, apat kasi yung heroes dito na Vice. Kaya kailangan niya na mag-back. Yapi. And na-rapture din si Bob Dun, but no follow-up from Neon Esports. Sayang walang TP si Japoy. Kung may TP yan, GG sila. Hindi, kumuha naman siya ng kill doon sa may top lane. So parang goods na, pa rin. Goods na rin yun. And going for Blink Dagger. Itong Enryu ha, pinatay rito sa may bottom lane ha. Kahit na apat yung heroes dito ng Vice Esports, grabe naman sila rito. And then Samael, hinabol dito nito si Playhard. Eh, kasi naaamoy niya yung mga ano na yan, mga duguan na yan eh. Oo, and may makukuha ba silang kill? Si Janwell, delegado, pero nandito na itong bida. Si Japan is my idol. Ito na lang daw, si Senki, yung yayarien. Siya yung mamamatay. At mayayari, pero palos naman. Ayaw niya na sa top lane, napunta sa may bottom, and nandito yung gera. Wala, hindi siya makahanap ng ano, farming spot niya dito. Pero kasi si Natsumi sobrang goods eh. Pero ito na naman, may reaction from Neon Esports. Patay si Skem. And play hard. Let's see kung ano ang gagawin dito. Maghahabol pa ba sila? Grabe, habulan sila ng habulan, no? If ever may ano, instant TP agad. Gusto ata nga, no? Gusto ata magbakbakan agad ng suntukan dalawang lang talaga, suntukan pag Pinoy. Lang, grabe. Sa bagay, parang kanina lang din, pagpa-farmin lang nila yung mga carries nila. Nakaramdam, ha? Ayun ako, nakita si Jaboy. Spotted. Natamaan ng fireworks dito. Pero Bob going for kanyang Desolator. Ayon talent pa rito. Kay Palos yan. Spotted si Zenki. On the top lane, naipit siya ng Cogs dito. Pero ano yun? Natsumi na dito na rin. Kala niya maladaan niya ng fog. Mali na Naitos. Pero patay pa rin ito si Senki. Dominating para dito kay Japoy. And makakasecure na naman sila ng bounty. Refill na naman yung kanyang bote. Rapsy. Okay, so early 1K Goldie para sa side ng Neon Esports dito. And 11-6 yung score natin. Almost 11 minutes into the game. So Slardar going for... Puro sila magbe-blink pala. Okay. Kasi kailangan... Lalo lang talaga mamaya to. Kailangan maabot din yung ano eh. Kaso tumatalon din yung Morphling eh. Okay, and... Morphling! Medyo nahirapan niya yung kanyang start kaya ganyan yung kanyang network guys. Tanong muna sa network natin. Itong si... Mayaman si... Ano ha? Playhard ha? Playhard and Natsumi. Pero Bob, nandiyan naman din. Hindi rin ganun kalayo naman yung network nila.
dun sa may Morphling ni Palos, kahit pa paano, nakakabawi-bawi na. Yeah. Understandable na yayaman talaga agad si Playhard kasi ilang beses ba nila napatay yung Morphling? Tatlo or dalawa ata. Ayan, 1-3 siya dito. Binagsakan na nga ng Serpent Ward sa mga Serpente dito sa mid lane. Oo, medyo mabagal kasi talaga sila mag-push kaya kailangan nilang i-commit yung ultimate dito ni Scamberloo. Pinoprotectahan din nila yung Siege Creeps. Mababasag na yata ito, pero may ultimate dito yung Mars. Yun nga lang, mamamatay kagad dito. Ito si Samael. And then waveform in by Palos. Mahuhuli na si Jabo in by Idol. Pero yung Jane Frost, Puma, banda-banda technique. Bob, delegado ba? Yes po. Ako po, mamamatay yata yung Templar Assassin dito. And sino makakuha ng kill na yan? Si Scam ang nakakuha ng kill. 356 gold. Kaso habulin siya nito, ha? And pabilisan tumakbo. Lumaban na lang ito si Enryu Palos. Kailangan niya na mag-out. Siya na lang yung titira dito for the side of Vice Esports. And maganda yung engagement na yon para dito sa Neon. Ang aga kasi nung ang aga nag-online ni ano ni Japoy. Oh. Pati ni Playhard. Kahit so dalawang Mars na ano, kikonombo niya, patay kagad eh, no. Dalawang lanes. Actually panalo nga, parang panalo din yung ano eh, yung Life Stealer sa baba eh. So all three lanes maganda yung nangyari for Neon Esports. So, and lalo na kung ganito ka-aggressive yung lineup mo na kailangan ng farm, di ba? Mm. Kasi Life Stealer, sakto lang. Ito, yung ano, yung TA, saka yung Morphling, parehas kailangan ng farm yan eh. Yung dagger pa niya na wala. Oo. Nandun sa may courier, nabatay. Tsaka ang nangyayari kasi, fina-force ng Neon yung teamfight, kaya hindi nakapag-farm ng maayos yung dalawa kasi napipilitan silang mag-ano eh, mag-react eh. Diba, ilang beses sumasama si Morphling sa clash, while si Life Stealer, afford niya na sumama kasi laban isang infest lang eh. Mm-hmm. Pero syempre, expect mo pa rin na Morphling to against Life Stealer. So hindi gano napaagod ng matchup niya na sa ano, papabor sa may Morphling. Pero next series natin, bakbakan ng Signal Ultra versus MFT. Mirrors of 4-3. Oo, ayan po sila, ano po 'yan? Boombox po 'yan. Adroid Squad. Adroid Squad, yung former Adroid. 15k net worth lead in favor of Neon. Dagger na yung Slardar dito ng Vice. Si Japoy, konti na lang din para sa kanyang dagger. Pinatatakal lang siya rito. Galaw ka ng galaw eh. Kumbaga, gala ka ng gala. Yan. Ay, kita malapit ka namin na yung ano niya. Dagger. Yung dagger ni Japoy dito. Siguro mga dalawa or tatlong camp na lang yung ano. Papatayin niya. De, eto na nga. Tatlong, ay dalawang ano po, dalawang malaki pa to. Nakukuha niya na yan. And, let's see. So, I think pagkakuha ni Japoy ng dagger, yan na, iikot na ulit sila. Nakakagalaw na ulit yan. Pero ito si Bob. Yun lang ba talaga item niya? Di ba may, wala ba siyang dagger doon sa may courier niya? Parang wala. Meron na yun. Kala ko hindi pa yun niya pala. At least na meron na siya isang item dito na kailangan para makalaban. Kahit pa paano. Hindi, so unti-untiin niya yan. Slowly but surely. Pero dahil nga dagger na ito si Japoy is my idol, ito na yung smoke galaw ng Neon Esports at mukhang mas maaga sila makapag-formation. Mahuli na dito yung Morphling, patay na burst kagad si Palos doon at maghahabol pa din si Playhard. Sino mo kanyang mara-rapture? Nakapag-blink out pero si Scam pala ang dinali. Na-rapture niya rito si Bob pero ang ganda ng hookshot dito ni Senki. Lalaban naman si Natsumi. Delegado rito yung Templar Assassin, mamamatay. Ito si Bob. And then Enryu, niyayari din nila sa Mael. Nakapag-ultimate, yun nga lang, parang siya yung nakulong dahil siya yung mamamatay. Unstoppable para si dito kay Playhard. Senki na lang yun natitira for the side of Vice Esports. Kasi ko kamote pa nga. Oh, Team Wipe! Team Wipe in favor of Neon Esports. Grabe. Instant 5k gold dito. 28. Parang hindi na nila bibigyan ng breathing space yung ano, yung Morphling. Pwede na nila agad mamamain yan. And eto na ang ating instant buyback brought to you by Predator. So double kill pala kay Natsumi. Ang ganda kasi tinamaan pa na isa pang Chain Frost. Oo. Yung Slardar. So napatay niya. Double kill nga for the Life Stealer. And si Playhard nahahabol pa dito. Spotted pa itong si Zenki. Kaya talagang walang matitirang buhay para sa side ng Vice Esports. And medyo malaki na yung chance natin for Game 3. Hookshot na tama kay Scam dito. Blink in. Walang tatamaan, okay. And ako po, delegado rito si Scamberloo. Napapaba! Nabuhay pa! Hala! Napatrust siya rito parang ni Samael. Sinagip lang ni
Eh, naku po, disaster na ang kinalabasan dito ng Vice Esports. Aray ko, bes. So, mabilis lang ata. Pangit ng lane kasi talaga nila eh. Ah, instant buyback, instant buyback, instant replay. Mm. Sorry, sorry, sorry. Instant buyback. Instant buyback pala na sabi ko. Sorry no, grabe sila. Oop, eto, balance dose, kalahati ang kagad ang buhay. TP out. Maka-TP out naman. Ay. Wala na sila pang cancel. Grabe galaw sa mapa ng Neon. Hindi na ihinto. Ito, nakita na si Morphling. Mapunta na rin yan. Pwede na yan. Kung sino magpakita sa mapa eh, no? Magre-react agad sila. At Ghost Scepter nga para kay Palos dito. Going for Ethereal Blade plus BKB na din. Swak na swak daw si Natsumi sa lineup ng ano, ng Neon. Ganyan kasi yung playstyle ni Natsumi eh, no? Sobrang aggressive. Pero tingnan natin sino pa ulit. Tira na kagad nila si Japanese My Idol. Ang gusto kagad nila patayin. Pero nakabalas dos dito si Palos. Oop, kalahati kagad ang kanyang buhay. Ang ganda. Boost! Nung pagkaka-chain pros doon, yun nga lang. Skemen, Janwell na yung namatay. Pero may damage pa ba sila? Sakit! Natitira yung Vice Esports. Tapos buyback na yung dalawang support and play hard. Kita mo naman ang bilis ng that kanyang right movement speed. Senki will fall. Nakapag-TP out naman. And then, ito. Sabi si Playhard. Si Playhard. Iba pala mag-ano si Playhard, mag-off lane. Oo, ang bilis masyado, no? Iba pala pag nalalak. Iba pala pag nalalak, iba. Ganyan, ganito daw yung epekto ng nalalak. Sana all nalalak. Ay, wag pala. Delegado. Si John Lloyd. Delegado, nadya. John baka ma-John Lloyd. Baka ma-John Lloyd, wag mo i-wish yan. Malak masyado, eh. GG. Oy, shoutout pala kay Kuya Dean. Oy, bagong, si ano? Mr. Clean. Bagong tasa. Hindi naman, hindi naman. Ano lang? Oo, The Armory. Nasa si Appy na. Yuppie. So, mas madaling mag-order dyan sa Shopee, guys. And cash on delivery is also available. Mm-hmm. So, check out yun na yung Shopee. Kunin mo kay Edgar yung sa may ilalim lang. Meron siyang ginawa. Hingin mo. Parang no tail. Post 1 to post 5. Ganun daw si Skem. Pero sino maaabutan nila dito? Okay, hindi tumama yung ano. Naku po. Si Drain Crush. That's me, Delegado. Pero rage lang. Eh, lalaban na to. Wala na silang mga skill. Zenki, mayayari. Nandiyan na rin yung tropang ngayon. Ano? Eto na, humahabol na sila. Japoy with Avalanche, pero makakapag-out. Oop, makakapag-out nga ba talaga? Tinosback pa siya dyan. Ang Japoy, ang kunat, buhay pa rin. Naku po, grabe, namatay pa si Enryu and then si Palos with the DP out. Makakasil pa yan ni Janwell sa may high ground na Sinister Gaze siya noon. And Palos, tinatry niya makaligtas, pero 7 seconds pa yung kanyang waveform out. Wala rin siyang mana. Palos, mamamatay. Goodbye. And master kill para dito kay Natsumi. Mm-hmm. Ayan, so 90, bottom. Napakataas. Ayan naman ngayon. Oh, grabe, Axon Jackson, walang titigil. Wala, walang tatakas. Japoy, hindi, ayaw na. Ayaw na, ayaw okay na. Pahinga daw muna, pahinga. Pero grabe, all three lanes, no? Merong heroes from Neon Esports. Ganyan sila kadutang-dutang ngayon. Mm-hmm. Eh, lalo na si Playhard. Grabe, no? Kunat ng mukha ni Japoy. Yeah, but sobrang easy nung Morphling kasi sa kanila dahil kay Shaman. Pero lalaban nga dito, Chain Frost, Ibi na to. And that will take down Bob. Sulit na sulit. And Philosopher's Stone. Glitch yan. Halos same lang ng KDA, si Natsumi at Playhard. Ganun sila kaano. Ka-aggressive. 8-0. Bumawi si, ano, si Playhard kasi nalak kanina. Di daw pwedeng isang game lang ilalaroin niya. Pang dalawang laro daw yung ilalaro ni ano, ngayon Playhard. Pwede pa ito mamaya. Kung mag-game 3 guys, isang laro pa. Ang gigigil eh. Pero ibili na. Ito si Palos. Okay. Ito na ba yung sagot? Kung game changer ba tong item na to? Tama. Ayan, so Roshan attempt for Neon Esports. Kaya hindi ko magko-contest itong Vice. Pero I don't think na magko-contest sila. Ang layo ni ano, Clockwork ko. Binabarag ni Japoy. Hinampas. Grabe talaga si Japoy. Sama pa, galaw ng galaw eh. With that blink dagger na kuputin nga natin, mali ka ata ng papasok ang liga, Kuya Emre, huwag ka. Ano na, alay na to. Yolo na lang. Na to, magiging alay na to. Wala na, too late. And umiisi na lang siya.
Magi-glimmer KFC ano, Slardar? Pagka-dagger? Glimmer game. Hindi niya na-port mag-ano eh. At least pwede na yan. Naku! Hindi na mabubuhay. Wala, hindi na abutan ng bukas. Grabe. And na-hex? Vice. Feeling ko, ban nyo na lang yung Tiny. Tiny nakapasok kasi na, ano, nakalusot eh. Mm-hmm. Or kaya kung may plano sila talaga against Tiny. No? Oh! Kita mo ba yun? Core stop, dagger core stop. Totoo, smack tapat yun eh. Okay, nakita ko yung play na yun lagi ni Japoy. Ginagawa niya yun eh. Dagger force, stop, toss back. BO3 daw ba ito? Tanong ni Barangay Tano. Yes, po. Yes. Best of 3 po ito. Mukhang 1-1. Nakakamay 1-1 na. Oo, nakakamay 1-1 to. May game 3 pa tayo, guys. And Natsumi, bumabarag na rin sa may gitna. 4 seconds. Oh, tumalon. Ay, naku po. Tumalon, suicide. Siya. Suicide nga. Miyaw na lang. Masasabi ni Natsumi dyan. Tingnan natin lakad matataag at kinaya, panon. Kinaya. Pero walang damage si Natsumi. Nakabano na eh. Naka-AC na eh. Oh, pumasok si Samael sa may gitna. Yun lang. Parang pag pumapasok sila, para lang silang nagsusuicide. Oh, ito na nga pa isa-isa mga kaibigan. Pwede na yan tayo tawag. And pwede na itong itawag. GG. Itinawag na guys. Beyond Galag para kay Natsumi. 10-0-13. Sa kanyang life stealer, pero maganda rin yung performance talaga nitong si Play Hard. Yes, and we're going for game number 3. Last three game pa of the series natin. Grabe, walang magpapatalo. So ang mananalo ay mag-a-advance sa ating upper bracket. Tama, tama. So ang talong, sino? Sino ang malalak sa game number 3? Baka wala na. Malalak ba? Or mag-i-start tayo oo, rito, no? Ayan. So, ang matatalo naman ay bababa sa lower bracket. Kalaban ang yung Kiminayawa. Ayan. So, sila next series natin, yan. MFT versus Signal Ultra. Kami ulit ni Kuya Alo ang inyong magiging casters. Don't go away. We will be right back after a short break. Pause for...